Siyestok guys, magandang araw ulit sa inyo at welcome back ulit sa aking channel. Maraming salamat pala sa mga nag-subscribe sa aking channel at sa mga hindi pa nag-subscribe guys, subscribe kayo sa aking channel at click the notification bell para update kayo sa aking mga video na i-upload tungkol dito sa aming company dito sa Hungary. So guys, ang i-share ko sa inyo ngayon is kung paano kami nag-apply ng aming tax number ng aking mga anak. Itong video guys is para sa lahat ng OFW na nandirito sa Hungary at sa mga OFW na palis pa lang sa Pilipinas papunta dito sa Hungary. So guys, i-share ko sa inyo o ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-apply ng tax number ng ating mga anak. So tara guys. So guys, ito yung pipilapan natin na form 22324 Adat Lab. So yan yung form na pipilapan natin guys. So ito yon, yan, nilagay ko na siya ng translation para maintindihan nyo guys. So yan, so nationality, tapos last name, first name, tapos ganun ulit, last name, first name ulit, tapos yung birthplace, dito yung birthday, yung last name ng nanay at pangalan ng nanay, tapos middle initial ng nanay, tapos yung address sa Pilipinas guys. So postal code, country, city, street, tapos number ng bahay nyo sa Pilipinas, at sa susunod nyan is yung address nyo dito sa Hungary, kung ano yung address nyo dito sa Hungary guys. So pag na-fill upan nyo yan guys, meron pa yung isa, yung dalawa yan kasi guys. So yung isa, ito siya, ayan. So ang i-ex nyo lang yung ano dyan, so yung number 7, i-ex nyo yung number 7. Tapos yung place, tapos yung date, tapos yung signature, tapos sa baba nun yung pangalan nyo na dapat capital letters lahat guys. So yun, so kapag na fill upan nyo lahat yan guys, kailangan yung ilakip yung mga requirements, yung mga required documents na kasama dyan. So, ang unang-unang requirements guys is yung birth certificate ng ating mga anak guys. So pagkatapos nun, passport, tapos yung resident permit natin, tapos yung address card, tapos yung tax number din natin guys, ilakip din natin yung tax number din natin guys. So guys, kapag na ipa-photocopy nyo na lahat yung mga requirements nyo guys, pupunta kayo ngayon sa post office nyo o sa posta nyo, and then ipadala nyo ito, dito nyo ipadala sa address na ito guys. Yan, so depende yan sa tax office ninyo pagsesinan kung saan place kayo naroon dito sa Hungary. So dito sa amin kasi, dito kami nagpapadala sa tax office na ito guys. Guys, so kung ilan yung anak nyo guys, kunyari isa yung anak nyo, so isa lang yung pipilapan nyo. Pero kung dalawa yung anak nyo, dalawa yung pipilapan nyo. Tatlo guys. So kapag ipapadala nyo yan guys, dapat yung hihingin yung envelope dun sa posta, hingi din kayo ng ito, yung parang ito yung recorded shipment na tinatawag nila dito guys, para matrack yung may tracking siya yung sinend yung documents. So kapag naisend nyo na guys, maghihintay lang kayo ng siguro mga isang linggo mahigit at ipapadala na sa inyo yung mga tax number ng inyong mga anak guys. So pag naipadala na sa inyo yung tax number ng inyong mga anak, so dadalhin niyo siya ngayon sa inyong company, sa labor office nyo, para i-submit yung mga tax number ng mga anak nyo. So guys, after that, doon na on the next na sahod nyo na guys, so doon nyo na ma-avail yung family tax. Ma-include na yung family tax sa inyong sahod guys. So yun ang kagandahan ng nakapag-apply o nakakuha ng tax number ng ating mga anak. At
So guys, huwag kayong mag-alala sa mga yung mga past few months na hindi niyo na-avail yung family tax allowance niyo is i-refund yun guys. So pagdating siya ng by December, magbibigay sila sa inyo ng papel, tapos i-send niyo yun ulit doon sa address ng tax office dito sa Hungary, tapos ibabalik sa inyo guys yung mga hindi nyo na-avail na family tax allowance nyo. So yun guys, at ito pa guys, yung every year ina-update nila yan guys. So bibigyan kayo ng papel para tignan o okay yung mga nakalagay na anak nyo doon. So pipirmahan nyo lang yun guys and then ibabalik nyo sa inyong labor office. So yun guys ang kung paano natin mag-apply yung tax number ng ating mga anak. So at guys, sa mga gustong humingi ng copy nitong documents natin guys, i-message nyo lang ako dito sa comment section at i-send ko sa inyo. So guys, sana makatulong sa inyo itong video nito. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy na support my channel Charles GC. Please subscribe to my channel at click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos na i-upload. Maraming salamat ulit guys. Peace.